Iginit po ng palasyo na hindi kailangang maglabas ng medical bulletin kaugnay ng pahayag ng Pangulo na malapit na maging cancer ang isa nitong sakit. Ayon po sa konstitusyon, kailangan ipaalam sa publiko kung may seryosong karamdaman ang isang presidente. Saksi, si Joseph Moro. Kay Pangulong Rodrigo Duterte na mismo nang galing. Sabi ng doktor, huwag kang tumain ng taba kasi mamatay ka. Ikaw, Duterte, huwag ka nang uminom kasi yung Barrett mo nearing stage 1 ka sa cancer. Ayon sa mayoclinic.org, ang Barrett's esophagus ay ang pagkasira ng flat na pink na lining sa lalamunan na nagdudugtong sa bibig at tiyan. Nasisira ito ng acid reflux, kaya namamaga ito at namumula. Karaniwang iniuugnay ang pagkakaroon ng Barrett's esophagus sa mas mataas na tiyan sa magkaroon ng esophageal cancer. Ang pahayag ng Pangulo tila gumatong sa mga balibalitan nagpupunta raw ito sa Singapore para magpagamot, bagay na itinangginan ng palasyo maging ng Pangulo. Ngayon, sabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque, matagal na pong advice sa kanya ng doktor niya yan at nakinig naman po ang presidente. Pagkakaalam ko, mula nung naging presidente siya, tumigil na nga po siyang umiinom. Sa media interview sa Pangulo noong October 2018, sabi ng Pangulo, umiinom siya ulit. It's my Barrett dito yan. It's badly eroded because I was told to stop drinking years ago. But of late, bumalik kasi ako. Before I sleep, even if I'm alone, nagti-three shots ako bago matulog. Usap namin siya, sir. Sabi niya, bumalik siya sa pag-iinom. Ay, hindi po yan regular. Hindi po siguro yung nakagawian niya dati, no? Siguro po social drinking, no? Pero hindi po yung gaya dati. Noong 2018, sinabi ng Pangulo na nagpakolonoscopy at endoscopy siya dahil sa nakitang polyp sa kanyang bituka. Pumunta rin siya sa Cardinal Santos Hospital para magpatingin. It's negative. They had the suspicion, but they had, I said this specimen taken out from both the esophageal tube and somewhere here. Bukod sa Barrett's esophagus, sinabi rin ng Pangulo na meron siyang Burgess disease o ang pagsikip ng mga blood vessels sa braso at paa. May migraine, problema sa spine. At nung isang taon, sinabi niya na meron siyang myasthenia gravis kung saan sinisira ng antibodies ang muscle receptors ng mga muscle. Kaya nga raw tila laglag minsan ang talukap ng kanyang mata o eyelid. He is 75 years old. He is healthy for his age. Kung meron mga konsultasyon, it's to make sure that he remains healthy. No cancer at all. Wala po siyang seryosong karamdaman na kinakailangan ipagbigay alam sa publiko. Sabi pa ni Presidential Spokesperson Harry Roque, hindi raw kailangan maglabas ng medical bulletin tungkol sa estado ng kalusugan ni Pangulong Duterte. Alam din daw ng Pangulo kung kailan siya dapat magsabi sa publiko base sa konstitusyon. Hindi po kinakailangan yan dahil ibig sabihin you will dignify yung mga fake news na kinakalat sa mga kalaban niya. Siguro po yan po yung pinagnanasaan na makagahaman sa kapangyarihan na hindi makapagantay hanggang 2022. Well, para sa po mga nagnanais na mawala ang presidente, manigas po silang lahat dahil malusog po ang presidente. Ang presidente po ay abogado, ako po ay abogado. Alam po natin ang sinasabi ng saligang batas na kapag merong seryosong pagkakasakit, pagbibigay alam po yan sa publiko. So tutupad po ang presidente dyan. Pero noong 2018 din, sabi ng Pangulo, hindi for public consumption ang estado ng kanyang kalusugan. The Constitution says that you must let the people know. But the procedure is not go direct to the people. The cabinet should be the one to decide if you are fully incapacitated to discharge the functions of your office. Marso pa huling nakaharap ng media ang Pangulo nung inanunsyo ang kauna-unahang lockdown na sakop ang buong Luzon dahil sa COVID-19. Isasanggunin ko po yun. Ako si Joseph Morong, ang inyong saksi.